Sobrang taas naman. Sir, lapit na lapit ah. Kita na yung mga points na yun. Mismo. Ganyan talaga kami, Seki, kasi sobrang close kasi talaga namin dalawa, literal, na Seki. Wow, amazing. Si Seki kasi, ano natin, lover boy. Yes, iba na talaga. Ayun o, pangalan. Angeli. Yes naman, paanam si Ariel ah. Wala nang ano yan. Oh. Dapat merong may. May Angeli mo, ganun, paano? Hindi. May Patrick Sugi kasi. Huwag tayong ano. Gumaya sa mga ano, ibang tao, dahil may sarili tayo. Oh, paano sa'yo? Yun na yun. Yan. Seki, mahiyain. Teka, na ano yung headset ko. So, yun na nga. Andito tayo ngayon sa since meron na naman tayong downtime. Napuputol-putol yung sarili ko. Ano ba ang topic mo? Dinamay mo pa ako dito. Ito na nga. Ini-introhan ko na nga. Since Seki, downtime manande. Na naman tayo sa ano sa ating Dota World. Uh-huh. And nakabag tayo ngayon sa ating MDL Chengdu Major. Nagaganapin ngayong 16 to 24. You know. Na walang iba kundi sa Chengdu. Sa pero, China. Ito ang ating mga teams na nakapasok. And ang gagawin natin ngayon, unsolicited opinions, unprofessional opinions. Hindi, gawa lang tayo ano natin, sarili na mga predictions dyan. Yep. Ano, mga feeling ano? Feeling, tawag dito? Marurunong sa Dota. Feeling may analyst. Feeling may bilang. Oh, pero yun nga, so eto mga pagpipilian nating pero team. Alam ko ano eh, papasok yes, dyan sir. Eh. Papasok ng TD boy natin dyan na nasa labas ngayon kasi wala ako. Yun, ayun! Naman pala! Napakalupit. So eto yung mga amazing. Teams natin na ano. Kaso, paano kaya to? Group stage din na natin dadaanan. Doon na tayo agad sa playoffs. Sige. Eh, hindi. Wala pa bang mga naka-bracket? Wala pa. Sumunod tayo sa sarili natin ba? Yung mga ganyan. Edit natin. Yun yung mga bracket nila. Hindi, meron nga ako dito na ready sa paint. Pang! Oh, di ba? Lista-lista na lang dyan. Sige. Pero teams na nasa upper bracket, hindi, pag-usapan muna natin kada team. Sige. And sa tingin natin kung paano sila mag-perform. Mm-hmm. So, Alliance, bigyan natin ng mga rating. Ano lang to, personal na rating lang. Anong ratings? 1 to 10. 1 to 10. Okay, sige. So, mga 1 pinakababa, 10 pinakamataas. Ano lang to ah, huwag niyong personalin yung mga opinion namin kasi ano, hindi naman sa trip-trip pero base na rin sa, syempre ako, lagi akong nanonood ng mga laro. Seki, nagdodota rin naman yan. nanonood din naman ng ano yan, ng mga pro tamang games yan. Ano diba? Tamang kulitan. Yes, sir! So, eto nga, ikaw, Alliance. Alliance ako, kasi fan ako niyan eh, ni Nico Baby, mag-carry. So, mag-ano ako dyan, 8. 8? Eight. Ako siguro sa mga napanood kong performance ng Alliance lately, okay naman. Ganda naman ng bago nilang lineup. Kahit papaano, kahit new team sila, medyo in sync. Yep. Tapos si Nico Baby, feeling ko magandang addition dito sa Alliance. Ganda nung pasok niya dito. So ako siguro mga medyo mataas yung 8. Mga 7 ako. 7. Liquid, 4. Liquid, 4 ka. Ito yung dating Alliance. Hindi. Wala akong masabi na hindi ako nagagandaan sa laruan nila ngayon eh. Sakto lang. Ang dami nilang ano eh, ang tawag dito. Parang ano, parang naninibago na naman sila sa mga meta. Oo. Hindi na lang kapag every... Tingnan natin yung performance nila, Liquid. Ay, bakit? Ay, ano pala? Europe ba yan? Ayan, yan. Ano sila? Una silang nakaano. Ayan, okay naman sila dito, di ba? Uh-huh. Tama naman, 3-1. Pagdating sa playoffs, yan, qualified silang dalawa dito. 2-0 sa ano, tinu-0 nila NIP, nilaglag sila ng Alliance, pero in the end sila yung nag-meet. So ako siguro, mga 6. Tinalo sila ng dati nilang team. Oo. mga 6 siguro ako. 6. Ako, mababa lang din ako. Alliance, five. Mataas ako yung mga 6. Liquid, medyo mababa. VG Gaming! Yan, malakas yan. Puntaan natin yung kanilang ano rin, bracket. Bracket nung qualifier. Ano ka sa Liquid 6? 5 lang ako sa Liquid. So dito. F11 daw. Ayan, pa full screen. Sorry po. Ako sa VG, mataas ako dyan. Siguro. So ito, ng group stage nila, 2-2. Ako medyo mababa ako sa VG ngayon eh. Dahil sa ano? Mm-hmm. Sa last performance nila sa... Ay, hindi. Sa ano? Dito sa ano? Sa group stage. Mm-hmm. Anong score mo ba? Siguro ako, VG Gaming, mga 6 ako dito ngayon. Ako, 7. Dahil dun sa... Hindi sila kalakasan ngayon eh.
Sa bagay. Siguro dahil nawala rin si ano. Wala na si ano. Si Paparazzi. Si Fade. Si Fade. De, ito si Fade. Ito si Paparazzi to yung Euros. Ah, okay. Kala ko siya. Si Fade yung nawala, di ba? Euros na pala siya. Nagpalit siya ng ano. At nag-switch tabs ako eh. Paano ako lilipat ng tab ngayon? Ayan, tignan natin ah. Oo nga, no? Ayan, si Fade umalis. Mm. Pero ito si Euro, si Paparazzi din yan. Change sino name lang siya. Sino captain nila ngayon? DY. Okay. Si Ding Kong. Mm-hmm. Si DY. Si D. Saan ba yung mga ano, yung mga... Meron dapat... Hindi, wala. Wala dito. Sabi ko nga. Pero yun nga, yung sa laro nila dito, yung sa group nila sa China, medyo feeling ko, ano sila eh. Hindi sila strong performer. Sakto lang. Tamang-tamang galawan lang. Ito, ito mamaya Aster. Daanan natin yan. Sige. Sa Aster, okay din ako dyan. Basta sa mga Chinese team naman kasi expected na magiging ano yun eh. Mataas sila sa mga... Sa mga... Ito na nga, Aster. Team Aster. Balik tayo dun sa ano natin. Sa China na, na bracket natin. Sa qualifiers. Pangilan sila, pangatlo. Wala silang ano dun eh. Hindi, pero ito, team first sila sa bracket nila. Although 2-2 sila, pareho sila ng Vichy. Mga tumalo sa nila, Aster. Hindi, ito, nag-draw sila sa CDEC. Tsaka dito sa newbie. Vichy, nag-draw sila. Ayun, sa e-home, tsaka sa... Ito, hindi ko nga ito kilala lang tong team na to. Team Serious. Check lang natin kung sino yung mga nandito. Mga ano na, mga seryoso. Doodle, D-Stones, Guevar, HYM. Actually, hindi ko kilala itong mga ito eh. Madami kasi, sobrang dami kasi yung team sa China eh. Yun kasi yung ginagandahan sa China. Taon-taon, may mga bagong players na lumalabas kasi para silang may ano dun eh, may bootcamp. Oh, parang ano, may susulpot bigla na superstar. Oo. Ang parang ano yan, parang sa K-pop, di ba sa Korea, yung mga K-pop stars dyan, may mga tinitrain sila lagi. So, taon-taon may bagong lumalabas. Ganun naman sa China pagdating sa esports nila. Kaya nga, ang ganda dun eh. Tsaka pag, di ba sa K-pop, heart. Mm. Sa Dota, ganyan. Sa kanila ganyan. Ano? Bakit? Kasi keyboard mouse. Napakalupit mo naman doon. Ang dami mong alam. Nakikita ka ba? Power! Oh, kita naman. Ito talaga si ano, Roderick Paulate. Oh. Napansin ko lang ang wig mo pala si Roderick Paulate. Tabi ko kamukha. Dito sa, ano, dito sa camera. Touch lang natin saglit ha. Seki. Ayun o. Seki. Seki Cruz. Ay, di. Pag ano na ako. Seki. Roderick Paulate! Gago ka! Kamukha mo, Seki! Kamugis na mo! Ganyan mo yung mukha, ganyan mo. Paano ba? Paano ba yung mic mo? Yung ano, galit, galit. Paano? Ganyan mo yung... Layo mo yun! Ha? Uy, si ano, si Love of Your Life po, oh, nandiyan o. Oh. Okay. Eto, eto yung ngiti na lang. Tangan mo na, hihingi ko to. Kaya ata, kaya mo ata ako sinama dito. Hindi, hindi, hindi. Ayun, gandang hapon, idol ko. Seki lang. Ayun si, ano, si Captain Mike. Kamusta, Captain Mike? Shout out, Captain so, Mike. So, back to the topic. Dito tayo sa e-home naman. So, dito pa rin sa China. Ilan natang, ano, dyan sa, ano? E-home, talo sila sa Vichy. Tapos may, ay, hindi, draw sila sa Vichy, tapos draw sila sa IG. Apat qualif sa, ano, China? Tatlong pasok sa, ano, sa China. Ito, Gambit CIS to eh. Hindi, ito pala yung... Hindi, Aster. Anong ranking mo sa Aster? Aster, 7 ako dyan. Waras ng VG. Ito yung nilipatan ni ano? Nilipatan ni Fade. So, ito yun. Tapos, ito ibang Chuan to. Ano ito yung Malaysian? Siya na yan eh. Chuan na payat. Ano? Oh, Malaysian. Hindi ito yung Chinese na ano? Chinese na Bochog. Oh. Ako sa team Aster siguro, mga 7 ako dito. So, ako dito, 8, 6, 7, ay 6, 6 din, 7. Dito sa e-home. Ako, 7 din ako dyan. Fate Bian. Naglaho na si Fate Bian mula nung ano yun, no? Eh, nawala yung mga una yung trope eh. Hindi, I mean, nung, di ba champion din to? Nag-champion sila sa Wings. Siguro, pero ako, oh, e-home. Siguro mga ano rin ako, 6.5 ganun. 7. Sharap nga pala dyan sa kampikot na... volleyball nung high school, no? Si Kevin. Ano yun? Volleyball player na ubod ng chickboy. Ayun, grabe. Mga lover boy, magtotropa talaga. Pero si Seguin dito, chickboy. Ano to eh, kilala ko to eh. Loyal to eh. Loyal tayo, boss. Dito naman sa Gambit. Dream, GPK, Shashlo. Oh, FNG. Vampire, tsaka si FNG. Kailan na panood ko sila maglaro. Okay naman. Naglaro sila ng ano eh. Samba team si ano? Ah, tama, Gambit pa rin pala si ano.
Ayan, tignan natin sa ano, sa Gambit. Yung history nila dito. Ayan, gusto ko sa inyo, Nicolo. Napapansin mo, kinukuha na naman ako ni Lord. Lagi na lang akong kinukuha. Ayaw mo, mahal ka ng Diyos. Ganon kanya ka love. Ay, mahal ng Diyos. So, ibon. Paya ka maging ibon. Para ikaw ang pinakalab ng Diyos. Oo, basta lilipad ako muna. Ayan, ayan, ayan. Ano maglilipad-lipad doon? So, dito, Hellraiser's Gambit. Oo, ano to, upper bracket sila kasi secured nila yan. Ay, Russia? CIS, oo. CIS, okay. Ano nga ba meaning ng... Nakapasok ba VP? Hindi ba hindi? CIS states yung ano eh, letter S dyan. Country ito. Hindi, ano yan? CIS. Country ito nga. Country ito CIS. CIS meaning. Pilish Doctor in a Village. Hindi, iba to eh. CIS ano? Russia. From, ayan, Commonwealth of Independent States. Dyan lang pala yung Commonwealth eh. Dyan lang, malapit lang, malapit lang. So may bago mag-pairview. Dyan lang talaga. Malapit lang. Dyan lang pala yung qualifier. Oh. Tayo. Pero eh, asa na yung... Tapos dito sa China, CIS na tayo. Pero tignan natin, sino yung mga kompetensya dito? Hellraisers, Old But Gold, Positive Guys. Positive Guys, sino nga ba itong mga ito? Nakita ko ito eh. Ay, sila Misha. Ah, okay. Si ano, Illidan. Oo. Si Al Ben. Siya ba to? Alam ko siya yun. Hindi, ewan ko. Tignan natin ah. ILW. Ah, oo, yung ano, medyo mataba. Tama ba? Siya nga ba to? Oh, hindi siya to. Hindi, iba si Illidan. Iba Illidan pala yun. Pero pares nung ILTW, ibig sabihin yun. Si Illidan Storm Rage. Yep. Pero ito Hellraisers naging okay yung performance din nila. Sumali rin naglaro nung napunta sa minor to eh. Kaso luglog sila. Oo. Ito pa pala yung ano natin, yung fourth Chinese team natin, pero ito kasi Dota Summit galing, pero mamaya daanan natin 'yan. Gambit. Itong Gambit Esports ako siguro mga ano. Siguro mga 7.5. Oh, tumi 7.5 ka pa diyan. Oo, hindi maganda naman laruan nila nung ano panood ko. Ikaw? Ako ano lang eh, 6 kasi tinalo sila ng TNC. okay naman laro nila. Napahirapan naman sila nung ano eh, nung TNC rin. Gambit din nakalaro ng ano eh, 'di ba, ng TNC sa ESL. Yep. Oh, 'yun. 'Yun yung inaalala ko na saan ko sila huling napanood, sa ESL nga. So kung nakipagpalagan sila sa TNC, bumesto 5 pa sila. Eh, yeah, para sa akin medyo mataas 'yan. Kasi TNC malakas yan ngayon eh. Yep. Siguro ako TNC mamaya na natin. Dadaanan natin 'yan. Pero ito nga, Team Spirit naman. Ito ala. Ito pala 'yan eh, Positive Guys eh. Binili. May kumuha sa kanilang org. Meron siguro diyan dito nakalagay yung mga update. Ako bili. Ayan. Positive Guys was signed by Team Spirit on October 24. Oh, mahilig sa mga positibo! Paano kung yung P doon, iba yung meaning? Ano ba pwedeng... Yun lang! Perfect! Pogi. Perfect team. Perfect team PG Spirit. PG nga eh, Positive Guys eh. Ah, okay. Dito tayo, lipa tayo dito sa pan... 10! Ten. Wala na tayo sasabihin dyan. Siyempre, boss pa, baka naman. Ten lang sa'yo? 11. Kung pwede nga lang tumaas mo sa ano eh. Kung pwede bang mas mataas, no? Hindi, kumpara naman kasi sa lineup ngayon ng Fnatic, talagang kabang-abang sila ngayon. Hindi, pero Biro, hindi naman sa akin ten. Pero maganda yung laro nila, although hindi ko masyadong nasubaybayan kasi nasa etong bracket nung nagkakas kami yung napanood ko, tapos ito nag-replay na lang ako yung sa mga sa group A. Pero para sa akin, Fnatic ano pa rin, parang i-redeem nila yung sarili nila nung pagkatalo nila sa TI kasi iba na yung lineup nila, parang mas madating sa akin yung chemistry lang ngayon. Oh, ayan, 23 Savage mo na size DJ Jabs. So nabago lang naman dito, 'di ba, si ano, si 23 Savage. Si nawala si Idol, si Abed. Abed. Tingin mo mas bagay si ano, si 23 Savage para sa akin kasi nung dalawa sila ni ano ni Moon, parang hirap na hirap si Abed mag-farm nun eh. Habang si Moon, parang siya yung nagde-declare ng laro. Pag di siya nakapag
farm ng maayos o kaya maganda yung umpisa niya, parang si Abed mahirapan mag ano, mag ah, malupit pala to si Ricky. Nanunood. Pero oh, ako, please. Fanatic. Siguro mga, ano, 8. Ako 9. 9. Mm-hmm. Eto na, TNC. Okay. Hindi natin kilala to eh. Check nga natin. Yung anong ano team? Saan ba maman? Uy, pero etong TNC nahirapan, na pinahirapan sila ng adro, ng Adroit. Ayan, sa yung Adroit na yan. Kunti pa lumusot yung Adroit doon. Saan ba bansa yung Adroit na yan? Pati ito, Adroit, ano to eh. Sa alam ko sa ano to eh, Indonesia. Pero Indo ano, Pride. Oh, Indo Pride. Pero strong contender yan, ang Bisaya Pride natin dyan, Adroit. Mm-hmm. Napakalakas nga naman, nanalo din nung ESL Clash of Nations naman. Anong tournament yun? Nakalimutan. Yun nga, ESL, Clash of Nations. Lakas. Magkaibang event pero parehong, ano yun, parehong ESL ang organizer. Ako, ito TNC Predator, Gabby Armel, KP Teams March. Hindi ako solid na 10 pero siguro para sa akin 9. Ako 10 ako dahil sobrang consistent nila sa laro nila. Simula nung USG hanggang ESL. Etong parating na ano? Parating na major, mm-hmm. 'Di ba? Nanalo pa USG yung pinakahuli, 'di ba? ESL muna bago USG. Oh, tama. Tsaka sobrang ano nila ngayon. Sobrang unpredictable lang mga galaw nila tulad last nung ano kasi yung parang predicted nila pag may pinik si Gabby na sample yung Nikes niya. Mm. Parang matik, may kukontra silang offlane na pahirapan talaga si Gabby. Mm. So, si Armel, yung kailangan talaga siyang mag-rotate. Mm. Parang nasisira nila yung ano nila, yung team play nila pag ganun. Mm-hmm. Pero ito kasi pinaka nababantayan ko rin kasi madalas ko ito nakakast eh. Mm. Kaya tingin, mula nung pinakaunang laro ng TNC na ganting lineup nila. Sobrang laki na nang in-improve nila. Siguro nung bago sila, mga 6 lang rating ko sa kanila doon, mga 5. Pero ngayon, grabe 9. Mm-hmm. Tapos partida, choosy pa ako sa ganyan kahit ang ganda ng performance. Kala mo, sinong magaling na ano eh, no? Hindi, pero kasi marami pa rin naman silang i-improve. Oh, yep. Sana mga napapanood ko laro sa kanila, nagkakaroon pa rin sila ng mga errors, minsan mga overcommitment, miscom, minsan may mga mali pa rin na decision making. Tsaka ang napansin ko lang sa game nila sa ESL. Parang meron silang ano si Gabby kapag nagsabing hindi sila lalaban. Mm. Pero pag sinabi ni Gabby, laban tayo. Mm. Parang doon sila papasok. So, parang ganun. Ka-text mo si Gabby kaya tinanong mo. Sabi, "Seki, pasukin ko ba 'to?" Ayan. Sige lang, boss. Sige. Galingan mo, ha? Ayan. Oh, shoutout nga pala din kay Gabby. May bago sa kanya. Ayun, no? Nakita ko lang shiner ng TNC. Kaya mo, trope. Shiner lang pala. Nakita lang pala sa post ng TNC. Alam mo, magkadikit. Pero yun nga, TNC, aside from ang ganda na nung yung lumaki na hero pool nila, parang feeling ko as individuals, gumaling na rin sila right after nung umalis si Hin. Kahit, syempre, yung nga yung sinasabi nila, the Hin effect, di ba? Ito si Hin nagpapa-champion ng mga ano talaga eh. Tapos, magandang addition din si March na parang tumatayo na rin na coach nila. Coach na. Kasama mo sa laro, di ba? May shot caller, malupit na shot caller. Kasi March, galing naman, fanatic. Tsaka diba? Napapansin ko kay March, kung ano yung comfort hero na kayang laruin nung yung course nila is parang doon mag-i-stick sila talaga doon. Mm. So, ang mag-a-adjust si KP. Mm. Tsaka yun nga yung sa TNC, kung dati, yung dati na yung lineup na All Pinoy, puro mga 80% aggression. Mm-hmm. Pero ano na to eh, 50-50 na sila. 50% aggression, tas 50% na pass, parang play safe lang, passive muna tayo, depensa lang. Yep. Sustain, mga tamang ganun lang. Kasi yun nga yung mga napinipick nilang heroes ngayon. Hindi mo makikita ang ginagamit nila dati noong All Pinoy team na TNC. Mm-hmm. So, para sa akin, although hindi na siya All Pinoy team, nakita na natin sa Twitter, eto si March, unti-unti na nagiging Pinoy. Yep. Nilalaman na ng sistema. Pag active kayo sa Twitter, makikita nyo lagi yan. Tsaka kahit sa mga group lang dyan, mga ano. Kaya sa Lupon, may mga nagpo-post lagi ng mga tinitweet nila. Pero eto pa. So ikaw, rating mo? 10? 10. O kahit pa paano, mga 9. Mm-hmm. Eto na, Adroit. Adroit na mga players din natin sa Cebol. Mm-hmm. Na gaganap sa SEA Games. Nagaganapin na ngayong December 5 to December 10. Ayan. Mm-hmm. Tsaka may kasama pa sila. Dalawang players galing si Signal Ultra, Signal si Van, Ultra. Tsaka si Aries. Good luck, guys. So ako, ito is ating Bisaya Pride. Nakakas ko rin laro na ito. Daming nanonood pag Adroit naglalaro. Yawa! Talagang supporta. Oh.
So sa ako sa akin mga ano, hindi pa sila like TNC level or hindi pa sila like super tier 1 team para sa akin. Uh-huh. Kasi eto TNC mga tier 1 team to eh. Pero papunta na sila doon, tingin ko. On the way na. Oo, on the way na. As in, para kakatok na lang sila. Oo, kumakatok na. Pagbubuksan na lang ni Gabi. Kasi sobrang ganda ng performance nila. Parang sisigaw sila. Yawa, papasukin nyo kami! Tignan natin ha. Yun, naging run nila dito. Oo, grabe yun. May isa silang talo dito sa, ayan, sa Boom ID, sa Boom Esports. Hindi, asa na yan? Mali. Android. Ito pala, sa Fanatic sila natalo. Pero kasi syempre, Fanatic yun, di ba? Ano nga binigyan ko sa Fanatic? 8, no? Yep. Oh, yan, 8, tama. So dito sa ano sa Android, tinalo sila ng Fanatic. Pagdating naman sa playoffs, yun lang yung naging talo nila. Yep. Tapos lahat, 2-0 nila. Ayan, oh. SG Dragons, Sterling Global Dragons na okay din na team yan. Boom Esports, tsaka Jeunesse Bruce. So dito, pagdating nila sa playoffs, tinalo sila ng TNC, pero 2-1 sila 2-1. Dyan. 2-1. Ano, although, sila ba yung nakauna? Tsaka ano, ito may lineup nila. Binasikan sila. Mm. Pero yun nga, noong bumaba sila dito sa ano sa lower bracket, Signal Ultra, ang laban nila, tinusiro nila, so pasok sa, pa rin sila. Ano, sa Signal Ultra kasi talagang ano din sila. Lumalaban din talaga sila. Oh, malakas din naman to, Signal Ultra. Mm. Sila Nando, Jamesy. Mm. Sila James. Nando, Jamesy, Van, Eris, Grims, yan. So dito naman, EG. Hindi pa natin masyado nakikita to. Pero sobrang superstar ng mga core nila. Mm-hmm. Parang kasi ano, yung... hindi pa natin masyado nakikita kasi... Parang bumuso na lang... Focus tayo sa C. Kung may big 3 sa NBA, may big 3 din sa Dota. Kaso ito parang tatlong point guard. Oo, yun nga lang. Ito yung big 3 na Mala Thunder. Parang si Russell Westbrook. Paul George. Tsaka si ano, Melo. Lahat dida. Oh, papasa ko na. Hindi, sa akin! Pero yun ah, sweep silo, grabe oh. 4-0. Sobrang basic. Sa group stage nila. Kaya lahat ng laban niya, J-Storm, Solotel, or kung ano man yan. Yung Suck Gaming, instead of those. Ang galing magbigay ng ano, space ni Ramsey. Paano, yung, si paano niya kaya na ano yun? Na adjust? Alin yun? Yung laro niya? Oo. Pero sila, 2-1 sila dito ng Queen's Crew kahit papaano. Hindi, na-chambahan sila dyan. Na-chambahan lang ba yan? Nakita ko yan eh. Napanood mo to? Ano, hindi na... Quincy Crew... Parang may isang clash na ano, na wrong call. Ah, etong Quincy Crew na to, si Sumail pa naglalaro dito. No? Kasi si Yawar... Ay, si Saberlet, kailan lang pumasok after na nung ano yun eh. Nung major eh. Parang may wrong call sila, tapos parang nag-iisa sa ano si... Sino to? Si RTC, tapos tunod-tunod silang pumunta, ay patay na si ano, RTC. So wala silang damage output na nagawa. Ayun. Pero ito, Fighting Pepegas. Ito, ano to eh. Sila, pangalan na ito. Sila, Iisama. Ah, oo. Yun naman si Iisama. Wow, amazing. Yun nga, yung nagtataka ko. Qualified sila. Asan sila dito? Ito, Fighting Pandas. Qualified sila dito. Oo. Pero nang naglaro sila ng ESL-1, yung sa Hamburg, nangyari? Sobrang bantot ng performance nila. Parang hindi ko rin alam. Dapat yung sagot mo dun sa bakit ano yung katon eh. Bakit? Hindi ko rin alam. Diba? Sobrang labo lang nung ano. Parang ano, nang trip lang sila. Sali tayo sa ano? Hamburg. Ewan ko kung sabihin nating overconfidence lang na parang pinag-practice nila yung mga team na yon o kung ano. Ay, pero yung laban nila umabot ng 50 minutes. Tingnan natin standing na ano ng Fighting Pandas dito. Ay, ang ganda nung standing nila. Hindi ko alam kung maganda standing nila dahil yung group nila hindi kagandahan. Kasi ito lang talaga contender diyan sa group nila yung Queen's Crew, sila Yawar lang talaga. Ibrahim Moon Meander. Awi tsaka si Snaking. Puro Canadian pala sila. Oo. Tapos ito, Queen's Crew, kahit pa paano, malakas ang ano, lineup nila. Yung lineup talaga nila. Kala ko nga, ano sila eh, parang madadaig. Noong una talaga, kala ko madadaig nila yung EG kasi nga, yung big three talaga, hula ko magkakapahan. Pero hindi. Hindi. Yun nga, sayang. Actually, sayang tong Queen's Crew. Queen's Crew kayo sa esports na to. Ito yung nakalaban ng IG sa ano, sa Dota Summit 11 sa finals. Kaso 3-0 sila ng IG. Ito na nga. Yan. So, etong EG na to, anong score mo dito? 10 din ako dyan. 10 ka dito? Dahil kay ano. Dahil lang kasi kay Ramsey. Kasi
Kasi RTC, natural na talaga malakas mag-farm. Si Abed, yung normal na nilalaro niya sa mid. Mm. Tapos yung nagpaano talaga dyan, si Ramsey. Kasi ang galing niya mag-ano, ang galing niya magbigay ng space para kay RTC. Parang... Siguro kasi dahil carry din siya, alam niya kung ano yung kailangan niyang ano, no? Alam niya yung kailangan niyang space na parang, gawin, ano kailangan gawin. Parang sinasabi niya sa mga kalaban niya, ano, tres ako, carry ako, puntahan niyo ako. Parang binubulungan niya. may bulong. Ay, isipin niyo, boss one ako ngayon kasi ako si Ramses. Mga ganun. Pero hindi niyo alam. So, ako naman dito sa EG, siguro mga 9 ako, 9 din. Na, solid 9. Sharp ka pala dyan sa girlfriend ko. Suportado. Napanood ako. Hanggang ngayon, no? Yeah. Pati sa kasama niya dyan sa office na sila. Ito naman, Fighting Pandas. Based sa huli nilang performance na napanood ko, kahit na sabihin natin qualified sila, pasok. Sobrang pangit nung huli kong mga nakita nilang laro. Siguro ano? Siguro 5 baka dito, 4. Mabait pa yung 5. Ako, 4 na di pa sure. Hindi, sa bagay. Si Awit okay, parang hindi TI champion. Nung nakita ko yung mga laro nila, nayamot ako. Sabi ko, iisama, ano na. Siguro, paano kaya pag nag-ano sila? Pag nag-roll call, nag-away kaya sila? Tapos kasi okay naman yung performance ng iba, kaso si EE, lalo na to, itong... Meron pa rin siya sariling mundo. May sariling mundo eh. Nag-faceless void eh. Pinapanood niya talaga eh. Nayamot ako, sobrang, nung napanood ko to mag-faceless void si EE, nayamot ako, sabi ko, ang sakit sa mata. Ginawa ko, nanood ako ng mga ibang laro na magaganda yung faceless void yan. Sila Nando, sila Gabi. Ibang faceless void. Oh, pinanood ko yung mga magagandang laro para hindi sumakit yung ulo ko. Ah, di, pinanood mo yung ano ko nun. Hindi na, baka lalong sumakit na ulo ko nun. Baka nagka-cancer pa ako nun. Pero nga, may mali sa laro ni EE kasi madalas mo makikita na pag magaling na faceless void player, lalo na ako, favorite kong faceless void player si Raven. Alam niya yung timing niya eh, na parang okay, up yung chrono ko, pipitas ako ng hero, magsasama ako ng isang ganto, ganyan. Tsaka bukod kasi dun, sa draft din ng mga players nung... Yun nga, yung kunyari sa Geek Fam, na pag nakakita ko ng faceless void sa kanila, laging may magandang kapartner na kaya pumatay ng dalawa lang sila ng void. Si EE kasi, kala mo offlane yung laruan eh. Lahat ng teamfight kasama siya, wala naman siyang ibibitaw. Kahit walang chrono? Oo, kahit wala kasi ako, carry ako eh. Oo, kumbaga, wala pa siyang farm. Alam naman natin, faceless, yun kasi yun lang yung laro na pinaka naalala ko kasi talaga yung nag-void siya. Kumbaga wala nga siyang farm, tapos sumasama-sama siya sa team fight. Tapos sobrang wala siyang maibigay, wala siyang magawa, hindi niya kahit sarili niya hindi niya binibigyan ng space. Kumbaga tinatalo niya yung sarili niya. Tapos meron pa isang laro, troll naman siya, ganun din. Parang ano, nilalabanan niya yung sarili niya. Sobrang asim, oo. Kung si Price tag, kakampi ko lang sarili ko. Ito si Ii, kalabang ko sarili ko. Wapak! Kalabang ko sarili ko! Walang pake sa kampi ko! Walang pake sa kampi ko! Kalabang ko sarili ko! Sabi nga ni Ii. Yun, so sa akin mga 4, 5. Damay-damay na tong iba. Tapos alanganin pa yung 5 mo. Kasi alanganin pa yung 5. Eh, tingnan natin baka abangan natin yan yung Fighting Pandas. Oh, maling natin, maiba yung kwento pagdating ng ano, pagdating ng hindi na siya kumanta. Kalabang ko sarili ko. Baka mamaya sabihin niya ano, bilib ako sa kampi ko. Binuhat na nila ako. Oh, amazing. Tama. So, walang bilang eh. Punta na tayo sa laging tulog to si EE. Pero eto nga, J-Storm, Moon9, Brax, Moose, Fear. Tapos coach nila si Demon. Eto, same to sa Demon na yung naglumaglag sa OG. Sa OG. Ah, OG pala. Noong ano, TI6. Yup. Yung favorite yan. Ano. Favorite team ng ano, TI6. Oh, favorite mo. Ano, parang one of the best moments ng TI6. Nilaglag na ang underdog. Underdog pati yun si Nun. Pero, yep, oh, sobra. Ito, coming to this year's TI. Tignan lang natin kung matawag pa nilang underdog tong TNC. Ah. Ba, ano na to? Para sa akin, TNC talaga sumasabay na sa mga ano yan. Eh, una ko nga, sila mag champion dito eh. Sa MD, Major. Oh, actually, ako din. Ang siguro makakalaban nila dito. Ako, Adroit makakalaban nila. Adroit? Okay, Fanatic. Hindi, ako hindi Android eh. Feeling ko... Walang kabias-bias. Walang kabias-bias. O kaya pala EG, may Pinoy pa rin pala doon. Hindi, ako tingin ko makakalaban dito ng...
Ako TNC, sure ako isa na abot sa finals. Tapos, siguro, hindi, mamaya. Mamaya natin daanan. Dito muna. J-Storm, Fear, si Old Man Fear. Oh, si Old Man Fear yan? Oh. Hmm, magkaruli pala siya. Ayan. Idol ko din yan, ano eh. Ayan na. Nung nag-champion sila. Ako din. Oldest player. Si Old Man Fear. So, wala ako masyadong ano sa J-Storm, pero kilala ko naman itong mga players nila. Based na lang siguro sa... Hindi ko masyado napapanood yung games nila. Hindi ako masyado maka-focus sa kanila. Kasi recently, kasama na rin nung... Dahil yung mga show dito sa Amplify. So, ang fino-focus ko talaga is Southeast Asia. Dahil yun din yung Chengdu Major and kung ano-ano pa na mga ESL, BSG. Tsaka ano tayo, Southeast tayo. So, dito sa J-Storm, sa ibang regions, wala akong masyadong na aaral. Yung Muzin na yan. Yung Brax, alam ko. Yung Muzin, hindi. Yan, tignan natin. Pero ako, yun nga, sa mga base sa mga recent na laro din nila and sa pagkakakilala ko sa ibang mga player, kahit pa paano, siguro mga 7 bibigay ko dito sa ano, sa J-Storm. Rin, 7. Dahil kay ano, dahil kay Mu, pati kay Old Mount. Ito, Beast Coast. Sila, Chris Luck, Whisper, Schofield, Stinger. Michael Schofield. K1, Michael Schofield. Totoo, tanda pala yan. Based na lang din ako sa TI siguro. Pati si Stinger, wrestler to ah. Ay, hindi. Tama ba? Naglaro ba silang TI? Hindi. Ibang team ata nasa isip ko. Yan. Oh, South American team yung nasa isip ko pala. Mm. Hindi, tama. South America. Ano ba to? South America to, di ba? SA. Oh, tama. Pero galing dyan sila, ano? Sila Moose. Hmm. Ryoya? Si Ryoya na player ng ano? Geek Farm ngayon? Geek Farm. Oh, mid lane ng Geek Farm. Oh. Doon pala galing yan. Ay, tama pala. Naglaro sila ng TI9. Oh, sabi sa'yo. Tsaka former player yung idol mo. Si Jackie Mao. Si Jackie Mao. Asan? Oh, si EE. Idol, hayop ka. Hindi, pero naglalaro yan dito dati sa High Grounds. Si EE, nakikita ko yan dito dati. Ito nga sa akin din. Binatukan mo nga. Sino ba yun? Si Calbs. Hindi, joke lang. Hindi, kay Calbs si Mushi pala. Hindi, pero ito si EE para... Nung prime niya, bilib na bilib ako dito. Yung Cloud9? Oo, nung Cloud9 siya. Para sa akin, isa to sa mga magagaling na player talaga. Kaso, ewan ko bakit tumalong na, no? Siguro dala ng edad na. Tsaka, yung sa Secret pa sila. Hindi na makasabay sa meta. Hindi ba nag-champion sila ng Team Secret? Yung ano? Hindi ko na maalala yun. Sila EE, sila... Pero Biscos ako, 6. 6. Ako, hindi ko kilalang team yan. So, 5 lang. Wala, 5. Safe dun tayo, safe. Safe lang. Ito, South America Team Unknown. Hindi ko rin, skip natin to, hindi ko to kilala. Ito, IG. Scoran mo na lang. 5. Ako, 2. Ayun. Oy! Charger! Magkakagulo kami dito dahil nakita nyo lang siguro. Nako. Yun lang. Ala! Naipit yung wire. So, naipit. Hindi abot. Oh, magaling. Sa lamesa. Wala, umuusok na. Ayun, plugged in. Yeah. Sorry guys. Wow, amazing. Pero ito IG, mataas bibigay ko dito sa naging laruan nila sa kasi syempre ito isa to sa mga napanood ko. Ako din nagcast ng finals na ito 3-0 sa Quincy Crew. Mm-hmm. Grabe 'yun. So, dito tignan lang natin yung ano yung huli ganda nila. Ganda ng ano nila, nung ang ganda ng draft ni Kaka. Oh, sobrang wala akong masabi parang, sa drafting ni ano. Sa parang drafting nakita ko uli yung newbie. Nung nag-run sila nung last nag-champion sila? Then, nung runner-up sila ng TI. Ayun, no, sobrang linis. So, IG, Hellraisers, 2-1. Although, sa group stage, pinahirapan sila na itong 178. Si Jeep Sheep. Yan, doon lang sila may talo sa ano, sa group stage. Pero dito, ayun, no, sobrang linis. First game pa, 23 minutes. Yep. Napakatindi. Tsaka ano yan, Ember yan ha. Tsaka Void. Mm-hmm. Isipin mo, ang hirap mag... Ano, pero umarly game, no? Tsaka kung kakatapa... Yung kasi yung problema, para sa akin, yung kung ka na pick, parang alanganin. Tapos, sobra. May ano ka pa, may Beastmaster ka pa. Siguro maganda kung papartner mo sa Beastmaster. Tsaka yung last pick ba nila talaga to? May Lycan ka, TA. Hindi ko rin... Hindi ko nakita yung picking phase nila dito. Pwede nating ano. Pwede nating check dyan. Award! Award. So, pick. Last pick. TA. Anong clip nila sa buhay? Kaso ito kasi sila din. Last pick nila. Oo, sa bagay ever din. Oh, so, na-contra lang talaga. Contra, sa bagay. Kasi ito 22nd eh. So, 21. Nauna to. So, ang pinag-isipan nila... Kung tama yung numbers ko. Nauna yung 21 bago 22. So, pinag-isipan nila kung sino yung imi-mid.
Wow, amazing. Tapos na-discrasya na sila yung dire-direcho. Siguro yun nga, dapat mid talaga nila yung Kungka or off. Ewan ko ba? Bakit ganun? Labo, dapat talagang tinis. Ah, hindi. Alam ko na. Ito yung naging mind games dyan. Gumik sila ng Kungka dito. So, adjustable na pick yan. Pwedeng mid, pwedeng press, pwedeng support. Eh, naglabas ng timber dito. So, naisip nila, ay, alanganin na mag-Kungka tayo ng mid. Tatapatan ng timber. So, nag-TA sila. Eh, yung TA, ay yung timber, nilipat ng offlane. Tinapatan ng ember, o. Eh, di tae-tae ka ngayon, dalawang support mo. Ay, dalawang hero mo, kinontra. Yung ginawa mong core, kinontra ng timber. Yung isang nilipat mo naman ng mid, kinontra din ng ember. So, ayun, tumulong. Easy game. Ano ba yan? Yung every lane, paralo sila. Ito. Halata naman kasi 23 minutes. Oo. Eh, hindi ko na ito naabutan eh. Kasi, tsaka, para sa akin, ang ganda nung pick nila na Mirana. Yung parang... Sa IG? Oo, yung third pick nila. Mahilig kasi talaga, mahilig ang IG pumick ng mga heroes na may pang disengage. Mm-hmm. Centaur tsaka anong pangalan na ito? Na Mirana. Lagi nilang, madalas nilang pinipick yun eh. Pero more than center, ito nga Mirana. Oo, kasi sa offlane, adjustable naman sila eh. Basta mga pick ni Kaka, may tiwala ako sa mga pick ni. Mm-hmm. So ako dito, IG, kahit na sabihin mong galing pa sila ng minor, tignan lang natin yung sa ano. Ako, 9 ako sa IG. Kung paano sila napunta sa minor. 9 ako sa IG. Based on performance nila nung last game nila sa... nung minor. 9 ako sa ano. Actually, ako, based sa minor, double check lang natin paano sila nalaglag. Pangit yung naging standing nila dito sa group stage. Tapos, iba pagdating pa dito. Iba pa nila dyan nung IG na yun. Ay, hindi ko lang alam. Check mo sa taas. Sige, check dito. Mapapalitan na rin ba yan? Oo, alam ko na mapapalitan na yun. Fly emoji. Oh, ito na yung ngayon eh. Okay. Pero, asa na yun? Wala silang binago. Ah, ito! Alam ko meron eh. Hindi, September 18. Natin pa yan. Tagal na to. Oh, wala. Tama. Wala. Oh. So, yun na yun. So, siguro talaga nang improve na lang din yung laro nila. Uh-huh. So, siguro ako, IG, mga... 9 din ako, 9. Sobrang ganda ng laro nila. Tapos pinagalitan nila si Kaka. Oh. Siguro ako 9 nga ako dyan. Hindi na natin natuloy. Sa group stage pa lang tayo. Rating pa lang. Hindi na tayo umabot sa playoffs. Eh. Siguro sa natin. Friday na lang. Sa Friday. Magkaya ka naman kasi nakasama mo. Yun na nga eh. Sa Friday, di ko lang pala sure kung makapag-show ako kasi may cast kami nun. Chengdu Major. Oh, Chengdu Major. FSL. Sige, si Jovid na bahala. Filipino Super League. Hindi, pero may kasi may racket kami. Si Jovid na bahala doon kapag ganun. Oo. Pero yun na nga. So... Sakto, abangan natin ngayong Chengdu Major ha. Ano na to? Yes, sa 14 na. Yep. Bukas. 13 yan. Tama, bukas. Ano oras yun? Ano? Day 1, group stage. Ayan, shoutouts. Oo nga, tama. Ano ko pa sila shoutout? Shoutout mo daw. Mahal na mahal ko yung girlfriend. Ayan. Na, ito talaga si Roderick Paulate. Napaka mapagmahal na tao. Pero yun na nga. See you on... Hindi ko lang sure kung Friday makapag-show kasi ang daming ganap. Pero... So, o nga pala, bago kayo, bukas pala, yung sa The One Tournament namin, parang meron kaming i-announce tungkol dun sa The One Tournament dun sa Dota 2. Mm-hmm. So, abang-abang lang kayo, guys. Tsaka, sa yung susunod na show, hindi namin alam kung may show ba sila. Tama ba? Hindi. Ano? Wala, si Boss kasi natin. Si ay, Boss ano, Trek. Ano, the... Yung The Business of Esports, nasa the Japan business siya. Business of Esports, kaso si Boss Trek kasi magbo-birthday. So, nag-vacation muna, pahinga muna. Gusto mag-relax siya. Grabe gurumain eh. Oh. Balita ko nga, kaya nga lagi naka-face mask yun si Boss Trek kasi hindi na gumaling. Lagi na may sakit. Happy Boss. Hindi na natutulog kasi binabantayan yung sarili. Kaya Boss, have a safe flight. And happy birthday. Advance happy birthday. Tsaka abangan nyo nga pala yung sinabi mo na, yung The One Tournament bukas. Tsaka 30 month pay. Ayan. Baka naman. Pati kami mga house, baka meron kami dyan. Pero, we'll see you on Friday, kundi Friday, Monday, and see you boys. Oy, Joy, pa out.